Hello guys, andito tayo sa GreenHills ngayon. Magtitingin tayo ng mga cellphone, about review sa mga iPhone. So, tingnan natin. Hello guys, andito tayo sa GreenHills. Magtatanong tayo kung magkano yung presyo ng iPhone 6 Plus S nila dito. Hello guys, andito tayo ngayon sa Green Hills para lang tayo ng iPhone 6S Plus, yung 32GB, tsaka 64, tsaka 128. Sir, magkano yung 64 nyo? Meron akong 64 dito sir, bigay ko na lang sa iyo ng ano, na 6 Plus na 64GB, bigay sa iyo ng 12. Open line na yun sir, local natin dito, NTC. Sa 64 yun? Sir. Sa 128 naman? 128 sir, mayroon tayo makukuha nun, mga 15. So yun, 15 open daw. Open line sir, PPA yun sir, trading sa atin dito. Yun. So meron din nagtatanong kasi na ano ba yung GPP, ano ba yung factory unlock, tsaka semi unlock. Na pwede bang masagot mo yun dito sa video natin sir? Yeah. Sir, pag ayaw po kasi ng semi-FU at saka open line, ang semi-FU sir, yun po yung mga galing Japan na nirefer po dito tayo sa Pilipinas para maging open line. Ang pag-ayaw po lang po na GPP, siya po ay ginagamitan ng chips para ma-activate. Na hindi po siya pwedeng i-reset, yung OS lang po niya ay hanggang OS 11.0, hanggang ganun lang po. Yun. So, sa GPP, sinasabi din ba nila na pag GPP is repair na ba siya, mga ganun? Maaari pong ganun, pwede. So, ito ba'y recommended na bumili ng GPP? Yun ang tanong. Depende naman po sa gagamit kasi pag ang GPP naman is okay naman po siya. Yun lang ang pagkakaiba lang nga po talaga, hindi po sa sariling gawa dito sa ating dito gaya hindi sa ating. Gawa dito. So, yun guys, nasa inyo na kung paano nyo siya gagamitin. Ano yung bibili nyo? Yung factory unlock? Hindi po siya pwede i-update pagdating sa GPP. Yun, isa pa yun. Isa pang issue yun. Pag naka-GPP ka daw, hindi ka daw pwede mag-up. Pwede kang... Pero mas mura siya. Opo, mas mura. Kaya sa mga factory unlock o semi-unlock. Kumbaga po kasi tawagin ng mga sa Pilipinas, sa atin, ang GPP po kasi, abot kaya yung presyo. Yeah, abot kaya. Ang galing talaga ni Kuya. Ito, sanay na to. Marami nang pinagmaanan to. So, yun. Sana, ano, nakatulong yung mga... Sige po. Katawin nga. And regarding dun sa... pinunta natin doon sa GreenHills doon sa pagtatanong doon sa iPhone 6S Plus kung ano ba yung pinagkaiba-iba nung tatlo, yung GPP, factory unlock, tsaka semi unlock. So yung GPP, so sa madaling salita, may ginagamit silang chip doon para ma-open line o para magamit mo sa iba't ibang SIM yung cellphone, yung iPhone na yon. Yung factory unlock naman dito, ibig sabihin, yung iPhone na yon dito sa atin galing yon. So, walang problema. Yung isa naman ay ano, semi-unlock. So, yung semi-unlock, kunwari, lock siya sa globe, sa smart, nakalock siya doon. So, ino-open line nila yon, may ginagamit sila doong software o application para ma-unlock mo siya, magamit mo sa ibang SIM. So, yun yung pinakaiba-iba noon. So, meron namang okay na GPP. Pag sinayo mong GPP kasi yun yung ginagamitan ng chip o nilalagay sa SIM para magamit mo kung ano man yung SIM mo. And yung iba, pag sinabing GPP, repair na ito. Ibig sabihin, nabuksan na, napalta na ng iba't ibang pyesa. So, kaya nagiging mura din siya. So, ang factory unlock naman, ang factory unlock, so dito nga yung gawa, walang problema. Sa GreenHills, ang alam ko, binibili din nila yun sa mga tao, sa mga nagbebenta doon. At meron din sila mga supplier na kinukuhanan. Kaya, mura din nila na ibibigay sa atin. So, doon kanina, magkano yung 64GB, di ba? Na ibibigay niya yata ng 12,000.
12,000. And the 128 is magkano? 15,000. 15,000 lang yung nakukuha. So, mas makakamura na yun kaysa bibili ka ng mga brand new na iPhone. So, sa GreenHills ka pupunta. Yung mga iba ko pang gagawin na video, film. Magre-review pa tayo ng iba-ibang brand ng iPhone. Iba't ibang unit ng iPhone.